Okay, so hello mga kabataye. Welcome to our podcast again. So medyo ano, medyo tagalan tayo mag-podcast kasi busy. Si Shano, nagre-reklamo ako dito kasi Tagalog. So ano, hiligay nun? Hiligay nun. Okay, sige, hiligay nun daw. Basta, sige, try tayo mag-ano, half hiligay nun, half Tagalog. So medyo natagalan tayo mag-podcast kasi nga busy. And hindi naman tayo kumikita sa podcast eh. Kaya ano, money is the inspiration of all. Tama ba siya na? Well, mga kabantay, tayo napapakinggan sa podcast. Yung podcast natin yung napapakinggan sa Spotify, Apple Music, and Google Podcast. So madami tayong mga platforms sa ating podcast. And pinapost din namin to sa aming YouTube channel na Bantaye. And posted din sa ating Facebook na Bantaye. By the way, mga kabantay, if you're wondering bakit medyo parang maingay ng konti, kasi ginagaya namin yung style ni Victor ngayon, ni Sabayan sa Victor na podcast, na nagpa-podcast kami sa loob ng sasakyan. Because we are traveling papuntang the ruins sa Talisay. Pwede nyo din i-google sa mga hindi nakakaalam. Papunta kami sa the ruins and magpo-photoshoot kami doon. Okay, so yung kasama ko dito is, of course, BYG Shana, BYG Rachel, and Rachel. Sino yung mga kasama natin? Yung iba pa? Rachel! Sino yung mga kasama natin, Rachel? Si PJ at si Namo Johnson. Okay, si PJ, makeup artist yan. At siya kasi... Bale. Si PJ yung debutant, yung photoshoot natin, yung model. Tapos si... Nung John Bell yung artist. Makeup artist. Makeup artist natin. Okay, so may lima kami ngayon sa sasakyan. And we're traveling. And wala lang, mag-uusap-usap na kami sa loob ng sasakyan. Kung ano yung mga topic na gusto namin pag-usapan while traveling. So, bati eh. Ano yung pag-uusapan natin siya na? Bakit parang ano? O sige, yung ano na lang, yung experiences nyo sa pagbabalik ng face-to-face classes. So, ano yung na-notice yung na pagkakaiba or yung pagbabago before the pandemic i-compare sa ngayon? Pure translation, pero ibabati natin. Kasi, maghiligay nun, sino yung makakakinig niyan? Kasi diba? Mayroon podcast. Nahiligay nun. Oo, diba? Pero remember, maliit na yung scope natin dyan. Pero sige, okay na nga, maghiligay nun. Start from the journey. Ay, sa totoo, saan din? Sa Degeta. Sa Maritara, sa Colegio ng Ilocon, senior high school. Oh, senior high school teacher sa yung kasama, yung nag-make up. Okay. Nag-flex na sa GMA. Oy. 'Di ba? Bongga issues. Bonggaan. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Okay, so by the way, ano natin kasi ako mga kabantay is a millennial. Okay? So hindi ko matandaan kung ano yung millennial. Yung alam ko lang basta nabilang ako sa millennials. Sila ni Shana and Rachel, I guess, nasa Gen Z na sila. Okay, so, lagi ko silang binobola, no? Yung Gen Z, ganyan parang mga weak generation. Kasi maya-maya rant, maya-maya, sad na agad, parang gano'n. Kasi nasanay sa mga negative posts ng social media, okay? Pero ano naman, kaya ito na nga, medyo challenging pa, no? Kasi yung studies ngayon is affected ng pandemic. Kasi, di ba may kasabihan mga kabantay na paano ba yan? Parang hindi ko siya... Pero, bago ka lang nag-ambas, yung nag-grant about, nag-grant about study. Oh, sige, wait. Try ni Shana. Okay, may nag-post sa aming group, FB group na Bantaye and BYG Friends and Supporters. May group kami na Bantaye and BYG Friends and Supporters. Okay? Kasi, wrong yung ano ko kanina, yung tono. Okay? And may nag-post doon na members natin. Pwede kayong sumali dyan. Kasi open yan for all. And may nag-rant. So, ano yung rant niya, Shana? Seriously? The new grade... Ano yung name niya? Huwag tayo mag-name. Pero naka-post naman. Public group nga yan. Naka-post naman sa Bantay. Si Regine. Oh, Regine. Hello, Regine, if you're listening. Kasi... Regine Garbo. Yes, Regine Garbo. Okay. Yung ano yan? Ex yan ni Jacqueline Lalo. Yes. Sige. Ano yung rant niya? Seriously? The new grading system
system is not healthy to the students. Imagine mo, 1 week pasok na mag-aaral, tapos Sabado at Linggo dapat ang pahinga namin, pero parang nagiging may pasok din because of the performance task. Okay. So that is very relevant pause to the grading system. Okay, pause. Okay, so as you can see mga kabati, yan yung tinutukoy ko. Ang dali na talaga mag-grants ng mga Gen Z ngayon. Actually, yung sinasabi ni Regine, napagdaanan din namin yan nung millennials kami. At mas mahirap, nung nag-aaral kami mga millennials, at mas mahirap pa nga noon kasi wala kaming Facebook, wala kaming mga any means, talagang kahit cellphone. Walang Google. Walang Google. Di ba, nag-research kami. Gumagawa kami ng mga assignments din namin Sabado Linggo. Nang ano lang, talagang pupunta ka ng library, maghahanap ka ng kung ano-ano dyan para masagutan mo yung assignments mo. Di ba? O sige, continue yung channel. Shooting dito, roleplay doon, sayaw dito, report doon. Na-occupy rin ng lahat. Na-occupy din lahat ng gagawin namin para sa school. That's why there's a lot of students feel so tired every day. We are humans too. Yan. Yeah. So, ano yun? Sige. Kasi ako talaga yung ano eh, parang medyo close mind, kung sabihin natin close mind ako sa mga rants ngayon ng Gen Z. Kasi parang, para sa akin kasi sa millennial, parang kayo lang yung dumaan sa ganyan. Okay, may mas worse pa nga yung amin. O sige. May ginabautosan. O sige, pero as a Gen Z, ano yung outlook sa ganyan? Of course, you're in favor, di ba? Rants man ko, sir. Oo nga. So, sige. Ano yung mga rants mo? Sige, ikaw. Ano yung mga relevant na mga parts ng post ni Regina? Agree ka talaga. Sige, i-share mo sa amin yung ano mo siya na. Yung experiences sa ano. Sa kitchen, tama siya. Tama siya. Bakit? One week. Ang Saturday and Sunday, bala sir, nakaka-occupy. Ginagawa lang time sa mga students. Wala na pa-uwi. Oo, wala nang pahinga. May mga shooting ka, practice. Well, actually nga, di ba, noon, no, before the pandemic siya, no, if you can remember, talaga yung pinagbawal ng DepEd na magbigay pa ng assignment pag Friday, parang si Cayetano yata, si Cayetano yun, yung nag, ano, yung, oh, walang assignment kasi daw, family time daw yan, family and personal time, para na rin sa mental health ng mga students, so, yan. Pero, yun nga, yung pinapaalam ko lang, yung nangyayari talaga ngayon yan, ginagawa din namin yan noon pa, and, yun nga eh, hard times create better people. So, peaceful times naman create daw weaker generations. Parang ganun yung nabasa ko noong. Kaya pa, nasabi ko na sa iyo siya before, ano, if ganito tayo, na-notice mo naman ngayon, konting galit or napagalitan mo lang yung bata, kaya rereklamo ka na. Noon nga, ano kami, grabe nga kami, takot-takot kami sa teachers namin noon eh. Pero, look at us, di ba? Anong nangyari sa amin? Lumaki kaming kriminal. Joke. At lumaki kaming ano, di ba? Matatag. Hindi agad-agad. Ewan ko lang ba? Hindi ko na natitingnan sa ano eh, sa mga statistics. Ang ano ba? Ang numbers ng nagsisuicide ng millennials, i-compare mo sa Gen Z na nagsisuicide. Wala pa akong ganung data. Pero, yun talaga yung na-notice ko. Yung generation yun talagang ano na. They are very, very soft. Na sinasabi ko nga, kapag kayo na, yung papalit sa amin someday, lalo na yung adult life talaga is napaka-stressful pa yan, mas stressful pa yan sa student life. Eh, dapat ngayon pa lang talaga, tinitrain na kayo maging stress, to combat stress. Parang dapat ganun-ganyan eh. Oh, dapat tinitrain na kayo for the real world. Kapag lumabas na kayo, hindi yung, kasi kapag lumaki na kayo, and haharapin nyo na yung realidad ng buhay. Yung nangyayari niyan, iiyak at iiyak talaga kayo sa parents nyo, di ba? Kasi ngayon pa nga lang talagang ano eh, konting touch na inyo, galit na agad. Masabihan lang kayo na parang na-insulto kayo, reklamo nyo na yung teacher nyo. No? Parang hindi kayo nabibuild to become warriors. Ganun, talagang yung generation nyo talaga yun, parang ano siya. Yung sa akin na, parang napaka-soft. Pero dapat, share your ano din, yung side mo naman. Kasi parang ano. Walang to, sir. You have to say your side. How about yung ano? Paano naman yung tingin mo siya na sa mga amin, ng mga millennials pa? Masyado din ba kaming ano? Parang ano, out of touch sa inyo? Yung gano'n? Oo. Parang masyado kaming out of touch, parang hindi kayo namin naiintindihan. Ano? Ano po, sir? Huwag siya makabante yan, no? Talagang sinolok yung podcast ko, ano? Sige, wala ko mabalo. Sige, sir. Ikaw, sir.
Kasi maraming estudyante na reklamo sa school works. Oo. As a teacher. Yes. I understand sa mga reklamo na estudyante. You can relate. Mm-hmm. Yes. Pero it's their duty, they are students. Oh, yes. So teachers should assess the school works or the performance of the students. Mm-hmm. So lalo na ngayon, performance task is the highest percent. Oo. Upang magbigay ng grades. Yes, sa mga yes. Bata ngayon. Performance class yung ano yung yes. Mas yung talagang mas kinututukan. So hindi lang naman yung mga estudyante yung maraming work. Siyempre, teacher. Oh, pero kasi yung ano yung reasoning nila is kasi yung teacher binabayaran naman yun, kami hindi. But the point dyan is you are being trained for the yes. real world. It's so, and then one time nga na ano ko pa na ano yung supposed sa Tagalog pa siya na parang na ano kita na. Ano yung sinupo kita? May word kasi sa iligin na supo. Yung may sinabi siya, tapos inano ko siya. Oo. Ano ba yun? Parang kin-criticize ko siya, parang gano'n. Tapos sabi niya, we deserve rest. Ano yung sabi mo siya na last time? Na nakalimutan ko. Yung yung deserve nyo. Ano lang? Ano ka? Mention ka ba? Meron ko tayo. Oh, sige na. Ano yung sinabi mo? Ano yung, ano kayo section, di ba? Nanalo kayo sa second place. Deserve. Deserve ni Namon. In a cramming. Gawin ko ka, may naman yung sir yan. Kasi wala kayong pasok that time. Oh, so parang ganun. Parang last lang pasok. Yung ibang section, may pasok sila. Pero, kaya siya, deserve nila yung ganun daw. So, yun yung na-notice ko sa, ano, sa generation ngayon. Yung bang, may term dyan eh, yung they are privileged na talaga. They are very privileged. Parang ganun, na parang feeling nila kapag may nagawa silang something, they deserve agad a reward. Yes. They deserve agad a reward. Yes, isang ganun. Parang, dapat may pahinga ka, may kasi ganito. Pero in the real world kasi ganyan, kapag nagtatrabaho ka na, mamayari sa'yo yan, mag-a-ask ka lagi ng reward. Diba kasi yun yung nakalakhan mo. Hindi naman ganyan nangyayari sa trabaho. Kapag nagtatrabaho ka, nakapag-up ka lang ng sales ng company, parang feeling mo talaga, deserve kong magkaroon ng raise agad. Ganun. Deserve kong ma-promote agad. Parang ganun yung nangyayari sa ano ngayon, sa generation ngayon. Kasi masyado nga silang aware or mulat, woke, ganun. Woke sila sa rights nila, woke sila sa ano nila, sa space nila, sa mundo, na parang feeling talaga nila talagang everything they do is relevant ngayon. Yan, ngayon. So, ewan ko baka someday kapag adults na yung generation ngayon, parang ano, ewan ko kung paano nila dadalhin yung government, paano nila, but I'm still hopeful kasi, yun nga, medyo woke sila, siguro mas machi-change nila yung ano, yung system natin, hopefully. So, ano pa? Hindi pa talaga. Sir, ano mo sabi mo, sir? May chat pa sa nakapagod. Sige. Yung parang meme lang. Na? Yung meme? Yung teacher nga, hindi kaya magturo ng lahat ng okay. Estudyante. Kasi yung student? Yung estudyante, na-expect niyo matutunan lahat. Lahat ng subject, oo. Kasi nga, sige. Ikaw, sir, ano yung idea mo doon? Ano mo doon? Do you agree? More expectations sa mga students sa teacher. Mm-hmm. Kasi yung sinasabi nila na bakit kailangan mo master lahat ng subjects ng students? Yung teacher na mismo, focus lang siya sa isa or dalawang subject lang na tinuturo niya. Okay, so bakit gano'n? Sige. Do you agree? Na bakit ano, parang pinapahirapan natin yung students sa napakaraming subjects tapos parang hindi natin sila naiintindihan, nahihirapan sila. E tayo nga, isang subject lang yung tinuturo natin, nahihirapan na tayo, how much more sila na marami silang subjects. So, what can you say about that? So, for the subjects, kailangan nilang matake lahat ng subjects, syempre. Ang tahimik na Rachel, ah. Oo. Nakikinig. Ba, hindi na sila mahirapan. Teacher educator. Oo. Mag-proceed na sila sa college. Oo. Or kasi ano eh, iba kasi yung learning, sa teaching. Yes. Pag ikaw yung sa'yo nagtiteach, dapat master mo talaga yung focus ka talaga sa subject mo. Kasi kapag ikaw, halimbawa, sa yung mga teachers na nagtuturo ng kinder to grade,
3, kadalasan straight teaching yan. Pag sinabi straight teaching, lahat ng subjects tinuturo nila. Which is okay lang naman kasi nga, kumbaga ano lang yan eh, basic lang yung mga learnings dyan. Pero pagdating ng grade 4 and until college, dapat may mastery talaga yung teachers sa subject na tinuturo niya. Yes, kasi siya yung nagtuturo, siya yung nagtatransfer ng learning. Unlike naman sa mga students na sila yung nag-absorb ng learnings. And remember, we as human being, we can learn, kaya natin mag-learn ng sabay-sabay. Pero hindi mo kayang ituro lahat, parang ganun. Kaya kailangan mag-focus as a teacher. Hindi natin pwedeng pwedeng i-compare yung teaching and learning. Yung sasabihin mo, dapat yung students nagpo-focus lang sa dalawang learnings kasi yung teacher nga nagpo-focus lang sa isa or dalawang subject, ganun. Pero hindi, human beings can learn, can do multitasking when it comes sa learning, kaya nilang pagsabay-sabay yung learnings. Pero yung teaching, dapat focus ka lang sa mastery mo kasi ikaw yung magte-teach, ikaw yung magta-transfer ng learning. May kaibahan doon. Okay? And then, yun nga, if you are in the real world na, you are dealing with, hindi lang naman isa yung dinideal mo. You are dealing with jobs, with your family, you will be dealing with your personal life, love life, you will be dealing also with your, with your friends, with your barkada, and you will, sa office mo someday, hindi lang naman iisa yung focus mo na learning, hindi lang naman, you will learn a lot also. So parang, dito yung school natin is a training ground na talaga, dapat for reality. Dapat you can handle stress, dapat alam mo talaga na mag-absorb ng pressure. Parang ganyan, kasi nga, tingnan nyo, talagang later on talaga, I don't know kung ano yung magiging, lalo na may pandemic, so hindi ko talaga alam kung paano yung magiging resulta ng mga future, yung mga future adults na. Lalo na may nagkaroon sila ng learning gap and medyo apektado talaga yung nila, yung learnings, and then plus pa na nagiging soft sila dahil ngayon kasi nabobroadcast mo na yung yung thoughts mo eh. So kapag, and yung ina-acknowledge lagi ng mga students ngayon, yung binobroadcast nila lagi is yung ina-acknowledge nila is yung mga negative rant. So nagiging ganun na rin sila. Kapag minakita sila na, parang relatable to ha, parang nagre-reklamo siya kasi mahirap yung studies, i-share ko din, parang ganun. So ang nangyayari, napipid na talaga napakahirap ng studies. Pero yung totoo, mula pa naman noon, napakahirap yung time ni Jose Rizal nga eh. Di ba mas mahirap mag-aral talaga noon? Yes. Pero nakayanan nila. So it's impossible na hindi makaya ngayon na mas may ano na ngayon, mas may ano na, ano nga ba doon, mas may, ano nga, may capability na kayo na mas gumaan yung pag-aaral nyo with all this, yes, with all these technologies. Yeah. Nakakailang minutes na ba tayo siyang sa podcast? 18 minutes. Okay, so, wala na, ano pa, burnout. Let's talk about burnout sometime. Kasi, paabuti natin 30 minutes yung podcast kasi nagbalik podcast tayo, tapos na sandali lang yung podcast natin. I-try natin yung burnout. Pero yung mga kabantay ha, kapag may gusto din kayong i-add sa aming podcast, or may gusto kayong topic sa podcast later, or may gusto kayong i-comment na reaction sa podcast, you can visit our page na Bantaye, or you can join the group Bantaye and PYG Friends and Supporters, tapos doon kayo mag-comment, mag-share ng inyo ding side. Okay, kasi yung side ko ngayon is parang close-minded millennial, parang ganun ano. Pero hindi naman talaga ganun eh. I'm open. Yun nga lang. Mas na-share ko na lang talaga yung side ko kaysa sa Kaishana. So kung feeling nyo unrepresented kayo sa podcast na to, yung mga Gen Z, sisihin nyo si Shana kasi binibigyan ko naman siya ng pagkakataon para i-share yung parts or yung side naman ng Gen Z eh. Pero parang hindi siya nagsasalita. Shana? Sige, pag-usapan natin yung burnout. Naranasan nyo na bang ma-burnout? Alam nyo ba kung ano yung burnout? Sun burnout. Sun burnout.
Brownout lang, no? Naranasan nyo na yung ma-burnout? Burnout? Yung parang pagod, parang ayaw mo na gawin yung lahat. Napagod ka na, parang yun. Oh, di ba? Tapos, madalas kayo makikita sa Facebook yung word na padayon lang, yan, padayon lang. Ibig sabihin, ano lang? Ano yung padayon lang sa Tagalog? Patuloy lang. Ayun, patuloy lang, yun. Laban lang, o, oh, di ba? Laban lang, patuloy lang, o. Oh. So, burnout, nangyayari talaga yung burnout, lalo na kapag ano, kapag redundant na yung ginagawa mo araw-araw. Sa aming mga teachers, nakaka-burnout talaga kapag, o, oh, kapag cycle yung ginagawa mo eh. Kapag ulit-ulit lang ginagawa mo, and then over, kadalasan overwork ka. So sa mga students, ano yung sa tingin nyo, guys, yung ano? Kayo, Shana, ano yung sa tingin nyo yung ano? Yung cause ng burnout nyo? Hindi ka pa nababurnout? Pero yung mga post mo lagi sa Facebook, yung talagang ano? Pasad girl lang mo yung sa Facebook. Ito nga, pero MMM. Yun yung points ko doon. Eh, how about yung mga chasing lang po. Yung mga persons na naglo-look up sa iyo, 'di ba? Akala nila valid yung ganitong ano, toxicity, parang ganoon. Ano? Ay, sige. After ng burnout, babalik tayo sa burnout later on. Pero mag-aano muna tayo. Kasi kanina ng umaga, may nakita ko si Shana, nakita mo yung My Day ko, yung about sa ano. Ay, okay. Yung girl na sabi niya daw. Oh, yung don't date guys daw. Na broke. Okay, deserve yung princess. Sige, if you can recall, can you summarize yung sinasabi ng babae? Kasi hindi ko ma-summarize. Yeah, you don't deserve ya kuno sir, princess treatment. Oh, princess treatment, no? Tapos sabi niya nang kapag may ka-date daw siyang lalaki, tinatanong niya agad kung ano yung trabaho ng lalaki, di ba? Oo, and then tapos research niya kung magkano yung sahod sa Google ng trabaho ng ganyan. And then kapag lalo na na-mention niya kapag nagtatrabaho doon sa McDonald's, automatic ano niya daw, cut off na daw yung ganun. Kasi daw don't kasi nakita ang whole na video sa babae mo lang. Ah, yeah, kasi meron yung kasi ano daw eh, don't date broke boys. Okay? Or broke men. So ano yung ano niya daw? Kayo ba agree ba kayo na don't date broke men? Maging practical daw when it comes sa relationship. Ano siya nang sayo? Oh, si Rachel. Si Rachel may boyfriend na yan eh. Oh, Rachel. Ano yung sa'yo? Yung anong gusto mo? Yeah, well, Sir Peter. Oh, sige, si Rachel. Tingnan natin. Yung ano, do you agree sa sinabi ng girl sa TikTok na don't date broke men. Don't date broke men. Huwag ka daw makipag-date sa mga, ano, yung walang kakayahan financially. Yan, financially challenged sa mga lalaki. Sige. Every man, yes sir, nga, or sa relationship niya, if gusto niya, yes sir, mag-reach niya, pwede niyo man niya nga, work out niyo together. Kung gusto niyo, kaya pala nga, i-person ka muna nga, goals, na upload ka mo. Okay. So yung ganun yung parang, if you do love each other, parang ganun, parang magtutulungan kayo sa buhay, hindi yung iasa mo. Yun nga eh, kasi sinabi pa... Get rich together, sir? O get rich together, no? Or get successful together? Kasi sinabi pa ng babae na yun, sinasabi niya na ano, dapat daw yung ano niya, dapat daw yung makaka-date niya, is kayang tapatan yung ano niya, kayang tapatan yung financial capability niya. So kapag nag-earn siya ng ganito, dapat yung magiging partner daw, dapat nag-earn din ng... Taas mo, turuan siya sa na kagaya sa kanya or mahigit pa. And then sabi niya doon, dapat afford ng partner niya na ibigay yung mga pangangailangan ni girl. So ibig sabihin, akala ko malaki yung income mo tapos iaasa mo pa sa partners mo yung mga pangangailangan mo, di ba? And then if you're feminist, di ba, dapat tumatayo ka on your own. Yun pala, magde-date ka ng lalaki. Yes, and i-depende mo sa guy. O yan, di ba? Parang ang wrong ng feminism point of view niya sa gano'n. How about you? Oh, Shana, maganda yung edit. That's good. May filter na yan? That's good. Kasi mga kabantay, ano kami, nagra-racket din kami ng photography sa mga events. So, si Shana yung taga-edit ko ng kahapon na event namin na picture. So, magandang filter mo, ha? I-try nyo tingnan mga kabantay yung ano. Ganda, kagaya ko. Yeah. After ma-post, so, siguro mapapost ito, ano ba ngayon? Anong date ba ngayon? November 11? 13.
November 13 yun? Oo. Oh, sabagay. Birthday nga pala ng, ng brother ko. So, November 13, 13, 14, 15, 16. So, mga November 16 nga kabante posted yung ano, yung aming photo sa event. So, tingnan nyo na lang yung, pang, yung filter ni Shana. So far maganda, naganda ako. Okay. So yun nga ano, don't so lahat kayo dito parang hindi kayo agree na doon sa ganung mindset na don't date broke men. Okay? Pero na lang kung talagang ano siya. Kung tamad, tambay. Yeah. Yun talaga. Yes. Practical. Pero pag nakikita nyo naman talaga na nagsusumikap kasi hindi naman ending, hindi naman agad end game niya yan, yeah, yung kahirap. Sir, ano? Ano sige. Pero ako sir kilala, bilang sir. Ha? Yes. Ano? Si ano? Girl ni Shaya Damo, na si Sir Yakarta. Wait lang, then... wait lang ipatalang ko ni Google Map ko, ipabalik niya ko. Ay, nako, bot na. Sige, continue, kayo bala ko ng Ruben sa totoo mo. Sa Sir Conference. Kaya nga, Abby Sir nag... Tiki, Abby ko shorter. Ang inaano ko lang yung shorter way, route niya. O sige na, continue. Ano yung kilala mo? Sige, go. Sige, may kilala ko nga girl na yung atawag na si Sir Yakarta. Oh, madami pera yung girl. Then, nagpabulag doon sa Sir sa kay lalaki. Nagpabulag siya kay... Oo, kayo itago na natin siya sa pangalang. Captain Marvel. Itago na siya sa pangalan Captain Marvel. So si Marvel, siya na, ano nangyari? Go. Continue siya na. Si Marvel. Si Marvel, yung sige na tao. Gini siya, tao. Nakilala si Namor. O sige, si Namor. Si Namor mahirap. Oo. Si Marvel. Si Marvel, yung tao, kwarta. Madaming pera. Si Namor na sa sir, like, siguro bala, amo na sir yung kasalig sa kay, ano, kasalig sa kay Marvel. Okay, but so... But I love ko din ka, ano yun? O, ginawa, ano, GNF, GNF niya, si Marvel, para hututan. Para hututan, sir, like, dugay-dugay sa hulam, dugay-dugay sa hulam, kwarta, hulam, puno. Ano siyempre, ba yung trabaho ni siyempre, Namor? Ano, sige, ano ba yung trabaho ni Namor? Driver, sige, driver. Driver si Namor. And, sa construction. Si Marvel, bakit may kaya si Marvel? Ano, sir? Ay, sir? Ano, oh, bakit nga ba? Wala naman tayo pinapangalan. Tagiya. Ha? Tagiya, sa construction site. Sa yung parents niya? Oo, oh, yung yes, parents sir. Niya, may-ari ng construction site. Si Namor. Ay, construction site? Ay, construction, ay, ano, something, sige. Never mind. Well, construction materials, okay. And then, si Namor is... Namor, Draga, Obra. I-send mo to kay Marvel, ha, yung link ng podcast hindi. Natin. Hindi, wala naman pangalan eh. Okay lang, para makarinig niya. Sige, go, continue. Tapos yung ano, sir, si Namor. Yes. Nagit ko ni Karan. Oo. Si Namor, sir, Draga sa Obra as driver. Ah, so nagtatrabaho pala si Namor sa, ano, sa parents ng girl. Yes. Okay, continue. Then, naging sila. Naging sila. Oo. Then until nga, ano, ano sir, kinuhututan niya na bala si Marvel. Kinuhututan si Marvel. Bakit? Bakit kinuhututan si Marvel? Ano na ba? Young pa ba si Marvel? Or na may edad na rin? Or ano? Young. Young pa. So medyo na pwede pang mabola. Mabola. Manipulate. So inuhututan niya. And then, yes, what else? What else? Until nga nakalabot na sir sa 2K, siguro ang ano. O, 2K, malaki rin para sa isang, ano, student pa lang ba si Marvel? Oo. O, para sa estudyante, talagang malaki rin 2K, ha? And syempre, sir, si Marvel, syempre, kinakuha, yung manay siya ng parents, girl. Yes, of course, kinakuha, o, yung money, iniipon niya, tinitipid niya yung baon niya. Yes. And siya pa yung girl, ha? Oo, sir. So kapag ganyan, yung guy talaga, walang backbone pag ganun. Oo, sir. Tapos, do think ka, ano, may ubra man sa sir? Yes, may trabaho pa siya, tapos na GF siya nang may kaya para hututan pa. So, talagang walang backbone yung ganyang lalaki. Pag ganun talagang red flag yun. Yes. Yung bang mabubuhay siya sa'yo. Hindi niya, ayaw niya ano. Ayaw tapos, yung... sir, turns out, nga ginsita niya pa si Marvel. Diba? So, talagang hindi, ano, hindi talaga love si girl. Pero for sure, baka ngayon nagsisisi na rin yun. Maganda ba si Marvel? Oo. Oh, maganda, di ba? Si Namor. Hindi! Hindi! Hindi ba talaga kagagapuha si Namor? O sige, i-rate mo si Namor from ano? From mukhang siyokoy to mukhang ano? Mukhang lamang lupa. Ang lamang lupa? pero bakit din love si Marvel? I hate him. Pero bakit din love si Marvel? Pag ganun? I don't know. Bakit parang ang layo ng ating ano? Nung dinaanan ng Google Map na to? Hindi, malapit na lang tayo. Malapit na lang tayo actually. Nakalagay dito ano na lang eh.
14 minutes lang doon na tayo. So malapit na lang kung ganun. 14 minutes. O sige. Balik tayo doon sa ano. From burnout na hindi natapos yung burnout, napunta tayo sa ano, sa love story ano. Okay, so yun nga. So ibig sabihin, yung mga red flags dapat sa guy, hindi dapat basehan yung financial capability ni guy. Gambalambal, pabala si Namor. Yes. Gambalambal, si Namor nga, gusto ako na mag-abroad ko, no? O, so, para so sinasabi, sinasabi ni Namor na parang gusto niya mag-abroad. Oh, sinasabi niya kay Marvel. Oo. O, para pagbalik. Para pagbalik ni Namor dito. May mapatunayan na sa ako na sa parents. Yes. Marvel. May mukha na siyang ihaharap. Oo, yes. And then? Ngayon din, ayoko na yung kay kinatutulan sila, sir, kay Todd Driver, sa Kaubra, So, manipulative yung ano yung datingan, manipulative yung guy. And turns out nga, nadakpan sa pakaisa ni Marvel siya, upod sa ex siya. Nahuli ng pinsan ni Marvel, nakasama ni Namor ang kanyang ex. Ang ex ni Namor, magkaangkas silang dalawa. Yes. So, may cheating na nangyayari. Okay? Then, after couple of months, Or pila ka months. Yes. Gabusong na si ex ni Namor. Buntis yung ex. Uh-oh. With Namor. Oo, yes sir. Then, sang that time nga nabalaan ni Marvel nga Shontis ang ex ni Namor. Sige, basta malagyan mo ulit text pala kay Namor. Marvel. Kay Marvel, see? Malas talaga nung nabuntis ni Namor. Nabuntis na siya, nakabuntis na, pero nagte-text pa rin kay Marvel, ha? Like, kapangamusta? Boom! Pagkapas ang Facebook. So, yun nga. So, hindi ba siya yung kahirapan ng big guy? Tricycle driver na lang siya. Oh, tricycle driver siya. Boy, nilalang mo yung tricycle driver, ha? Sorry! Oh, hindi lang yung tricycle driver. Yun nga yung sinasabi ko. Shaya pala, sir. Oh, yun nga yung sinasabi ko. Hindi, kapag nagsusumika, hindi yan, ano? Hindi yan red flag sa isang relationship. Wala man sa sir, kasumika. Kasumika, sa utotan, sa muna si Marvel. Oh, yun nga. Yung, out na si Namor sa story. Yung atin, kapag... It doesn't mean na mahirap si guy, wala nang karapatang mag-date or mag-love, di ba? Yun nga. So, yung suggestions ko naman sa mga guys na ganyan, huwag kayong pumili ng high standards ng mga girls. Yung mga high maintenance na girls. Yung tingin nila sa inyo is oo, ATM. Oo. Maghanap kayo ng girls na marunong din mag-sumikap. Kagaya nyo, di ba? Pero kung kayo mismo, guys, kayo yung tamad, huwag kayo mag-expect na may girl na bubuhay sa inyo, parang ganun. Kasi dapat yung usual nga yan, yung lalaki dapat yung ano eh. Yung mas, yung alpha. Oo, usually, yung ganun dapat yan. Biologically, ganun naman dapat yan. Pero sa time ngayon, pantay na yung lalaki at babae. Okay, so yun nga, tama yung sinabi nyo na magtulungan kayo sa relationship, hindi yung lahat kukunin sa lalaki or lahat kukunin sa babae. At mas maganda talaga kapag, maganda sa babae yung ano, yung hindi siya nakasandal lang sa'yo, parang anong tawag doon, independent career woman, mas maganda yung ganun, yung may diskarte sa buhay. And sa lalaki naman, maganda din sa lalaki, yung ano, na hindi din tamad. O, di ba? Parang ang ganda ng ganung relationship. Kasi yung iba, yung babae sa TikTok kanina, parang proud pa siya na sabihin na ay ganito yung standards ko, ganito ako. Pero tingnan mo naman yung mukha nun. Diyos ko. Kapag ganun yung... kahit na hindi na ma... talaga naman pangit na ng... pangit na ng ugali niya. Pangit talaga yung mukha niya. Kung ganun yung babae, magtatrabaho talaga ako sa McDonald's. Maala na. Para hindi na makapag-date sa kanya. Diba? I think we have to end the podcast na. And then malapit naman na kami mga kabantay sa Spotify. Malapit na kami sa The Ruins. Medyo traffic lang dito sa Lacson. Mga 11 minutes na lang nandun na kami. So, that's it. Until next time. Mag-iisip kami next time talaga ng mga magagandang topics pa.
So ganito lang tayo, usap-usap lang, kahit ano lang, anything under the sun. Anything under the sun. Parang na ano, naibulong ko yun. And don't forget to subscribe on our YouTube channel, Bantaye. Of course, support Bantaye Girls na hindi sumikat. And then follow our Facebook page, Bantaye, BANTAYEAH. And napapakinggan pa tayo sa Spotify, Apple Music, and Google Podcast. Okay, and then, of course, sa mga pages na ganyan. And then join our ano, our FB group, Bantaye and BYG Friends and Supporters. And Bago Hot Pulse, Pop of Photo Art. Ang dami. Pero sponsors wala, no? Oh, traffic. Okay, so until next time mga kabantaye. Bye-bye.